Ano nga ba ang limbo? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, brothers and sisters in Christ. Welcome po dito po sa Light from the Light. Ako po ulit si Ilaw. Marami po nagtatanong, ano ba ang nangyayari sa mga bata o sa mga sanggol na namatay, example, nakunan or inabort, nang hindi ito nabinyagan? Sila ba ay mapupunta sa impyerno? May mga nagsabi po na sila raw po ay napupunta sa tinatawag nating limbo or ito yung lugar daw between heaven and hell. So para silang nakasuspend. Now, ano ba ang official teachings ng simbahan tungkol sa limbo? Alam niyo, brothers and sisters in Christ, walang definitive teaching before ang simbahan sa limbo. Wala ring definitive teaching ang simbahan before sa kung ano nga ba ang nangyayari sa mga batang o mga sanggol na namamatay without receiving the sacrament of baptism. Kaya nga naman, for centuries, maraming mga theologians ang nag-propose na ito yung napupunta sa isang lugar at tinawag nila itong limbo, kung saan sila'y nandun, parang nakasuspend between heaven and hell. Now, fortunately for us, nitong 2005, tinuldukan na po, nitong 2007, tinuldukan na po ng ating simbahan sa panguna po ni Pope Benedict XVI, yung usapin po sa limbo. So, wala po talagang limbo. So, hindi po talaga siya matawag na totoo na meron talagang ganon. Now then, the question is, ano naman nangyayari sa mga kaluluwa ng mga sanggol na mga hindi nabinyagan? And the answer of the church is, the official teaching of the magisterium is, we leave them unto the mercy of God. Brothers and sisters in Christ, lalo na po sa mga nakunan, sa mga namatayan, ng mga sanggol, ng mga baby at hindi ito nabinyagan, okay po, wala pong masamang umasa. Actually po, umaasa tayo na sila ay kapiling ng ating Diyos Ama sa langit. We hope that God saves them. So, we hope for the salvation. We leave them to the mercy of God. But we do not say that they are saved. But we do not also say na hindi sila ligtas. Nandun tayo sa point na umaasa tayo na sa awa at habag ng Panginoon, ililigtas niya ang mga batang ito since hindi nagkaroon ng tsansa para sila'y mabinyagan. So, yun lamang po, brothers and sisters in Christ. I hope naging linaw po ito na sana sa mga susunod na mga araw, lalo na po sa mga katekista, itigil na po ang pagturo tungkol po sa limbo dahil po ito'y walang pinag-uugatan po sa ating pananampalatayang Kristiyano. So, yun lamang po, brothers and sisters in Christ. Remember to share this video para mas marami pa po tayong makatekize at ma-evangelize. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!